Subscribe to this channel. Alright, mga kabaro, panibagong vlog, panibagong araw. Narito ako ngayon sa Cebu, sa dry dock ng mga barko. Ako'y bumibisita lang at ipakita natin ang kagandahan ng nagkakaiba-ibang mga sasakyan dito. Tara, samahan nyo ako. Alright. Ito yung tinatawag na yacht. Ito yung pang personal o private sasakyan na may kombinasyon siya na feeling layag. Hangin ang nagdadala pero mayroon siyang engine. Gawa to sa fiberglass. Fiberglass ang kanyang mga dingding sa buong sasakyan. Kaya magaan lang siya. Magaan lang siya itutulak ng hangin. Pero mayroon siyang engine. Medyo may kamahalan itong mga sasakyan ito kasi may pang private. Nakakabili lang nito yung may kaya. Dito sa Cebu Dry Dock. O, diba? Ganda ng paligid. Ituturo kayo sa mga area na saan ginagawa yung mga pampasahiruan na yati. Alright. Ito naman ay gawa rin sa fiberglass. Bagong gawa. Kung saan ay bagong holma pa lang. Oh, kita nyo? Double body. Parang gawa dun sa supercut. Ganun ang klaseng kuan, body niya. Double body. Pero ang kuan nito ay engine, ay turbo. Gawa sa turbo. Tara, tingnan natin ang buong kuan area. Alright. 40 minutes. Ano 30? 30. Alright, mga kabaro. Ito naman ang isang ginagawa ngayon. Single body lang siya. Ito'y gawa pa rin sa fiberglass na pampasahiruan. So ito yung single body pero double engine turbo. So ano naman to, not totally furnished pa yung kuan pero lalagyan pa ng ano to, mga upuan dito sa loob ng barko. Pampasahiruan pa rin to siya, bali kuan lang siya, single body. Medyo may kaliitan lang siya yung kuan, barko na to. So ito naman ang kanyang comfort room. So mayroon siyang kuan, comfort room. Yan. And then dito sa right side ito ang captain room o nagmamaneho, yung nagmamaneho sa isang barko. At ito naman yung bow area, yung unahan. Ito yung bali dito magtali ng kon anchoring. At dito rin bababa yung mga pasahero. Dito sa unahan na area, ito yung dry dock area. Ito yung mga bahay na tinitirahan ng mga nagmi-maintain dito. Gumagawa. Bali, stay in sila rito.
Ayan. So, itong barko na ito ay kulang-kulang isang taon na palang ginagawa to. Mahirap din pala gagawin to kasi siyempre hinuhulma ito gawa sa fiberglass at yung mga ibang mga materials ay in-order pa rin sa ibang mga paggawaan. Itong mga bintana wala pang mga salamin at ito'y mayroon din ano dito igagawin pa ng mga division at saka wala pang naka-install na aircon. Ayan. At din sa unahan ay ang buong paligid ay puro yan mga barko na naka dry dock, naka baradiro dahil under maintenance, meron silang mga ginagawang nire-repair katulad ng mga makina, engine na mayroong diferensya. Yan, inaayos pa nila. So, karamihan dito mga barko na kadaong ay gawa sa fiberglass. Yan, sa unahan na yan ay pangpasahiruan pa rin yan. Doon sa may unahan din, mayroon ding mga barko dyan na pang fishing. Gawa ng fishing boat, ganyan. Itong kulay blue na ito ay pareho lang din dito sa ginagawa na pampasaheroan na barko. Ito, itong nasa kanan. Ito naman sa kaliwa, yan yung sinasabi ko sa iyo na pampasaheroan din to. Maliit lang siya. Hindi naman kaanong kalakihan. Ayan o. Ito naman din ang gawa din sa fiberglass. Ito yung ginagawang din disagwan yung pang marathon na yung disagwan na dragon boat ganun. Ito yung dito yan ginagawa, in order nila sa paggawaan dito. Ayan. So itong area na ito ay diyan malalim na tubig yan diyan bababa yung mga barko para lumutang. Mayroon siyang ginagamit na parang ipapagulong lang yung barko dito sa bigat na yan, hindi kaya ng isang tao. So ang gagamit dyan, hihilain siya ng tugboat para bumaba doon sa dagat. Ayun oh, may kalalayman yan banda. Kulay blue na yung dagat dyan, oh. Dahil malalim yan. Oh, di ba? Ito palang nasa kaliwang bahagi na barko na luma, ito pala'y pang fishing boat. May kalumaan na at yung iba bumagsak na kasi hindi na kayang i-refer. At ito naman ang bago ngayon, ginagawa nila. Almost a year nang ginagawa, di pa natatapos. Gawa ng kulang sa mga materialis. Right. Balik tayo dito sa ating pinanggalingan. Itong area na to ay private property ng shipyard. Hindi ko lang alam kung sinong may-ari nito. Bali bumisita lang ako dito. Pinayagan naman akong bumisita.
At pasalamat tayo sa mga ating kakilala dito na nilalapitan. Ito yung tinitirahan nila, oh. Parang container van lang siya. Container van talaga, pero mayroon siyang bintana at aircon, fully aircon yan sa loob. Alright, mga kabaro, tayo'y uuwi na. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!